So, eto, mga boss. Doon sa box natin ng Ace LX10, kaya yun ay dinibrand ko na. Binago ko na yung mukha niya. Eto yung ilalagay natin. So, 5 pairs. Ang supply noon, mga boss, ay 62062. So, pwede na yun. Doon kasi sa dating LX10, na total dyan noong bagong taon. So, hindi gumana yung protect niya. At nakita ko nga sa power supply nagsimula. Namatay siguro yung fan. At doon na nagsimula ang malaking problema. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Unboxing video muna tayo ngayon, mga boss. Ano? So, ito. Galing ito kay so shout out Dream Electronics sa Shopee. Nakita na natin ang laman. Anuhin ko lang itong mga bubble wrap at talagang busog na busog. Oh, mabigat. So, ito pala mga boss ay mga kailangan ng 12 volt AC para doon sa circuit niya. So, ito siya. Ganda rin. So, dalawa ang ating kinuha. Subukan natin ito, Racola. Kung ano nga ba ang meron dito. Limit ako makapanood sa YouTube ng dami gumagamit ito, Racola. Kapal nung kanyang heatsink. Medyo lilinisin ko lang yung mga pinaglagarian. May mga sukakalasin ko pa rin ito. Tapos, instead insulator yung gamitin o yung mica insulator, ang ginamit niya dito is thermal tape na kulay dilaw. So, para wag lumapat. Okay. Okay yung idea ni boss, ano? So, i-mount ko lang to doon sa chassis at testingin natin kung tutunog. So, yan yung Racola, mga boss. Pauti-uti ay ginagawa. Tumutunog na yan, pero hindi pa ako satisfied dyan. Kita nyo naman, parang pansit pa yan. Ito, pag walang nakakabit na input cable, totally walang humming, parehong channel yan. So, ibig sabihin ang problema, wala dyan sa ating amplifier. Nagpalit na rin ako ng mga signal cables o signal lines o yung signal wires natin. At ganun pa rin. So, ngayon, binaklas ko na to, pero nalimutan ko kaninang kuhanan ng video. So, natagpuan ko na, mga boss, ang pinanggagalingan ng humming. Papakita ko sa inyo ang naging problema nito. So, usually, doon talaga tayo pupunta pag nagto-troubleshoot ng ganito at meron siyang inilalabas na ugong. Ang kalimitang tinatamaan dito, mga boss, ay capacitor. So, nag-backtrace ako from output pabalik. At sa umpisa pa lang, nakakita na ako ng hindi maganda. So, pakita ko sa inyo, no? Meron siyang pyesa na mapagkunyari. So, ito yung ginamit ko actually na pang test, ano? So, dali. Isang kamay, wala. Hindi ko pinasay yung aking stand o yung tripod. So, madali lang naman. At tingnan nyo, mga boss, ang makikita ng ating tester.
Yan. So, pag may power on ako dito, sa atin to. Okay. Ayan. Ayan na, mapagkunyari nating pyesa. So, capacitor ito. Pero ang nakikita ng meter natin is diode. So, pero yung capacitance niya, nandun pa rin eh. 22 microfarad. So, dyan malamang nanggagaling yung ham. So, pinalitan ko na muna siya. Wala akong 22, kaya ang ginamit ko sa kanya is 10 lang. 10 UF, 50 volts. So, tingnan natin. Ikakabit ko and tingnan natin kung maghaham pa. So, ganitong capacitor muna yung ginamit ko. Tinatamad ako lumabas eh. So, eto bago. So, tingnan natin. Pag tinest ba natin to, diode din yung makikita niya. Pag ganun nangyari, itong sira. So, okay ko lang yan. At yan, oh. Capacitor yung nakita niya. Pero 10 UF lang tong ipinalit ko pansamantagal. Eto na mga boss yung Rockola natin. So, binago ko yung muka ng LX10. Hindi ko na ibinalik yan yung kanyang board. Pinalitan ko na lang siya. Pasensya na lang muna kayo dyan sa wiring. Hindi pa organized, ano? Pero okay na yan. At nakalabas tong mga tester natin dito para subukan. So, power bill na rin to. Tingnan natin. Ang max power na naka-advertise dito is 500. Tingnan natin yung RMS. So, iisa mga boss ang dummy load ko. 8 ohms. So, sa 8 ohms lang natin siya matetest. Hindi ko siya matetest sa 4 ohms kasi kulang ako ng isa niyan. So, tingnan natin kung ano nga ba ang possible output. Pero sa mga amplifiers ko dito, ito na siguro yung isa sa pinakamalakas na meron ako. Dahil siya yung pinakamalaki ang power supply. Ang DC supply nito mga boss is 80 volts. Yung isa kong power amp ay dalawang 60. 62 yung isa 6 yung class D6. Kung di ako nagkakamali, around 67, ganun. Hindi ko matandaan. So, tingnan natin kung anong RMS output nito. Naka-hook up na yan. Naka-hook up na ako sa ating maliit na oscilloscope. So, ang test frequency na gagamitin natin mga boss ay 1 kilohertz. So, yan. Teka, labo, ayaw mag-focus. So, 1 kilohertz, irarun natin yung frequency generator natin. At syempre, dito tayo magbe-base sa tatlong meter na to. Yung ammeter, yung voltmeter na naka-hook up doon sa dummy load. At dito natin titingnan yung accurate reading natin sa clipping. So, ito. Lapit ko sa inyo yung oscilloscope natin. Single side lang kinuha ko dyan. Ayan, dyan siya nag-clip. Balik tayo. Tapos, iho-hold ko itong data na nandito sa dalawa. Ayan. So, ang naging reading natin, mga boss, nagbigay siya sa speaker natin o sa dummy load natin, sa 8 ohms load natin ng 47.7 volts. At, yan. 7.2 amperes. So, gamit itong mahiwaga nating calculator, ang voltage natin is 47.7. So, 47.7. Imumultiply natin doon sa value ng current na ibinigay niya sa load. 7.2 yan, mga boss. Labo kasi hindi makita. 7.2 amperes. So, multiply natin sa 7. Ay, mali. 47.7 times 7.2 amperes.
At ang RMS wattage natin running at 8 ohms ay 343.44 watts. So grabe niya, kung pambahay lang. So sa 4 ohms, masayang, wala akong dummy load para makapagsukat tayo ng 4 ohms. Mas malakas pa yan sa 4 ohms. So siguro RMS sa 4 ohms, more than 400 or pakaabutin pa nga yung 500 siguro. So hanggang dito na lang muna mga boss. At salamat doon sa mga subscribers. At doon sa mga regular na sumusuporta kay Boss Rolando Tenerife. Tama ba ang apelido? Ako, suportado tayo niyan. Lagi ang nanonood ng mga videos natin. So thank you at hanggang sa susunod na video ulit.